Hi mga idol and welcome back. Ito po, meron po akong kasama ngayon, yung pinsan ko, si Kerwin. Ito po, bali ngayon, dala niya yung sasakyan niya. Then may gusto siyang ikonsulta sa akin. So bali ang gusto niyang gawin kasi medyo nagkaroon ng mga maliliit na gasgas yung kanyang sasakyan. Tapos gusto niya sanang bapingin. Sabi ko naman, pwede niya naman gawin ng mano-mano. Pero tinatanong niya ako kung meron ba tayong gamit na pwedeng gamitin sa murang halaga. So syempre, ang mga pambaping machine, alam naman natin, medyo may kamahalan yun, yung ginagamit ng mga professional na nagdi-detail. So medyo may kamahalan. So ito, ipapakita natin yung murang solusyon o murang bapping machine na pwede nating mabili. So actually, hindi naman ganun kamura, pero kung sakaling meron na kayo ng ibang gamit, eh medyo makakamura kayo. So ito, papakita natin. Are, pakita nga natin kung ano yan. Medyo patapat na natin sa camera. Yan. So ayan, katulad nito, ito is yung polishing bonnet. Kapares nito yan, polishing bonnet. So ayan, ito, ang halaga nito is, ito, katulad nito, isang to, medyo mas mura to, halagang 200 lang, actually 190 pesos. Then ito, ang alam ko, medyo may kamahalan ng konti ito, hindi ko lang alam kung ano yung pinagkaiba nila. Pero ito, alam ko, mga around the 400 yata ito. So ngayon, bukod dito sa gamit na to, eh meron pa tayo isang kailangang bilhin. Ito, yung rubber backing disc. So ito, yung rubber backing disc, ito yung pinaka parang rubber na susuotan natin nung polishing bonnet. Yan. Tapos, syempre, para maging machine siya, eh kailangan natin gamitan yan ng, syempre, ng makina. Anong pwede natin gamitin? So ito, actually, ito pala, ang halaga nito is 150 pesos. So yung mga gamit na yan, mabibili yan sa mga handyman, Ace Hardware, or sa mga DIY shop, o kaya mga Wilcon Depot, mga ganyan. So ngayon, anong gagamitin natin para maging makina na siya? So ito, barena ang gagamitin natin. Ito. So ngayon, kaya ako nasabing mura, syempre, yung mismong pang-back, ito, sa itong polishing bonnet, eh halaga mga kulang 500 lang. Pero syempre, mapapamahal kayo kapag wala kayo nito. Pero huwag kayong mag-alala, kung gusto nyong bumili, wala namang problema. Dahil syempre, bukod sa pwede nyo na nang gamitin pang bapping, eh pwede nyo rin namang gamitin talaga as bilang barena talaga. So yun. So ngayon, kung meron kayo nito, mas makakamura kayo. So ngayon, i-demo namin kung paano ito gamitin at kung paano nyo mapapakintab ang sasakyan ninyo. Syempre, actually, ito medyo, kumbaga, pambahay lang naman, pang sarili lang. So, pwede na to kung tutuusin. So, ayan, ipapakita natin sa next video, sa susunod na video, kung paano ito gagamitin. So, sige, subukan natin. O, bago ko nga pala makalimutan, syempre, kailangan din natin ng mga chemical para sa ating pagbabuff. So, ito, katulad nito, kailangan natin ng ganito, katulad nito, wax, or kuminsan, ginagamitan niya ng rubbing compound. Katulad nito, rubbing compound. And ito yung madalas kong gamitin. Itong auto spray glaze. So yung auto spray glaze kasi, para siyang kerosene na hinaluan ng konting rubbing compound. So pagka tinignan nyo to, eh parang yan, no? Para siyang gatas. Pero pag inamoy mo, amoy kerosene siya. Ngayon, ito naman, rubbing compound, bihira akong gamitin to. Ito, ginagamit ka lang kapag medyo masyado ng matindi yung pinaka-stain nung sasakyan. Pero kasi karaniwan nito, ang gamit nito eh para sa mga bago sasakyan lang. Kumbaga, pantanggal to ng balatsuhan na tinatawag kapag bagong pintura sa mga top coat. So kasi kapag ito nga pala, ginamit nyo na madalas, eh mauupod yung inyong mga top coat and syempre magpe-fade yan. Kaya dapat hindi madalas gamitin yung mga ganito, yung mga rubbing compound. Then ito, siyempre, ang pampinali, kumbaga, ito, wax. Kasi itong wax naman, eh, may protection nga na sinasabi and medyo tumatagal yung shine niya kapag pinang-finish natin yung mga gantong klaseng wax. So, yun. Sige, tuloy natin yung video natin. Then, papakita ko sa inyo kung paano assemblein at gamitin yung ating mumurahing bapping machine. Okay. Sige, subukan natin. Okay, sige, idol, subukan na natin assemblein. So, para mas maganda siguro, kasi ako na-testing ko na assemblein to eh. So, ipapakita ko sa inyo kapag, kumbaga, bagong experience nyo lang na kung paano assemblein to. So, hahayaan ko yung pinsan ko mag-assemble para masubukan niya. Sige, insan, simulan natin. Try mong assemblein. Ito lang ba yung parts na ito? Oh, yan lang. Kumbaga, complete package na yan eh.
kasama na yung mga pantornilyo. So yan, kung ipapakita natin, yan, insan, pakita mo kung ano yung mga kasama niya. Yan, yan yung kasama ng backing, rubber backing, backing disc. O yun, rubber backing disc. Yan, so try natin, insan, ito siguro muna, assembly natin to. Kasi, yan, ito, tornilyo mo yan eh. So, yan. Try mo. Ito, ganyan? Oo. Pero ito, try mo nga kung nasa loob. Nasa loob ba to? Ganyan? Okay. Oo. Hindi. Baka nasa loob yan. Oo. Kung nasa loob eh, no? Sige. Yan, pa ganyan. Tapos ito. So, ibig sabihin, insan, pakita mo yung ano. Yung ito, totoong isan to. Dalawang klase kasi siya eh. Oo. Isang palubog na washer at saka isang palubog sa isang flat. Parang ito, parang symbols eh, no? Kung mapapansin nyo, ito flat. Ito, kurbada. So, ang purpose niya is palagay natin, ha? Tingin ko. Yan, parang pa ganyan eh, no? Ganyan siya. Well, anyway, palagay ko naman kahit magkabaliktad, walang problema eh. Kasi ang medyo titignan lang natin dyan, yung baka masugatan to o baka tumagos dito. Kaya medyo iiwasan natin yun. Pero palagay ko mas tama yun. Paganyan. Kasi, paganyan. Paganyan? Mas tama ba? O, paganyan, no? O, paganyan. Tapos ito, saktuhan to eh. Itong pinaka-washer na to eh. So, yan. So, ikita mo lang yan dyan. Yun. Kailan ba natin ng tools? Kailan natin higpitan, no? So, ito. Kaya na siguro ng katalo tsaka ng Phillips screwdriver. Pangontra lang, no? Oh, pangontra lang. Tapos, medyo higpitan mo kasi iikot yan eh. Oo. Pag kaya maluwag, may tendency gumanyan lang. Hindi siya mapipihit nung ating barena. Kasi siguro dapat medyo mahigpit. Yan. Hindi siguro purpose na itong mga washer eh. Ayan, tama. Mukhang tama nga yung ating washer kanina. Idol, mahigpit na eh. Yan, mukhang hindi na ba dudulas. Pwede bang ano yan, baka mapunit. Oo, siguro, sakto na to. And then, maganda siguro, kapit muna natin sa, ano, barena. Yan. Sasagad ko ba, o yung dulo lang? Oo, try natin. Pwede na sakto lang, sakto lang. Mga idol nga pala, habang ginagawa to, no, barena ang dapat gamitin natin. Yung iba kasi, sinusubukan yan ikabit sa grinder. Pero tutusin, hindi po pwedeng grinder. Bakit? Kasi yung grinder, napakabilis ng RPM nun, yung bilis nung ikot niya. Alam nyo ba, nasubukan ko yan minsan. Kumbaga, tinesting lang, experiment. Kinabit ko yan, itong backing pad natin sa grinder. Ito, anong nangyari? Nagkalasog-lasog. Kumbaga, naghimulmulan siya, nagtalsikan, napunit, dahil nga sa sobrang bilis ng RPM. Itong barena, medyo tama lang yung ikot nito. Kaya, mas palagay ko, mas tama lang dito yan. Ngayon, kung meron kayong barena na variable speed, siguro mas maganda. Pero ito, kahit naman hindi variable speed, medyo maganda rin naman. Okay lang, sakto-sakto lang ikot. Ngayon, papakita natin mamaya kung paano gamitin at kung paano siya umikot. Tapos kayo na mag-decide kung ano mas gusto ninyo. So, yan, Idol. Nakikita na ba? Masakit sa kami. Oo, yan. Nakikita na. And then, ito. Ayan, yun pala. Ito. Parehas lang ba yan? Parehas lang. Pero ito kasi, ayan. Ito kasing isang to, may garter to eh. Oh. Garterize siya. Ito naman, detali. Pero mas bet ko itong detali eh. Pero ito okay din naman to. At mas mura. $190. Mas, ano, ito, mas mahal. Iba yung load na ito, parang Tapos ito. Oo. Parang mas makapit. Parang ano eh, no? Leather. Oo. Parang leather to. Ito, parang tela lang eh. Na tinahian niya itong balat tupa eh. Balahibol tupa. So, yan. Sige. Try mo, Idol, ano. Ito, disintas. Disintas yan. Yan, sige. Try natin. Yun. Nasusot nyo lang. Parang medyas. Parang lang nagsasapatos. Napakasimple. Yan. Pakita mo, Idol, dito sa camera natin. Yan. Hawakan ko kaya habang sinisintas mo. Yan. Yan, ganyan siya, oh. Tapos, Idol, ang maganda dyan,
ibuhol mo ng maigi, tapos yung sintas itago mo kasi iikot yan eh. Itali ng husto kasi pagka umiikot yan, mamaya umipit pa doon sa mga singit-singit na sasakyan natin. Eh, madisgrasya pa yan. Yan. So, yan. Nidigitan mo lang. Yan, sa pa. Oo, yan. Ito. Medyo garal-gal yung boses natin ngayon dahil may ubo. May ubo eh. Dahil medyo malamig ang panahon eh. Napalaban ka. Napalaban, no? Video yan. Okay. Oh, yun. Yun, idol, oh. Oh. Bapping machine na siya, masasabi. Di ba? Bapping machine din naman eh. Oh. So, syempre, may gawa rin naman yan. Medyo mga sikat na gumagawa. Ito, katulad na ito, Buffalo. Ito, Black and Decker. Ito, ang alam ko, Buffalo rin ito eh. Parang partner sila na ito eh. So, yan. Susubukan naman natin ngayon gamitin, testing, kung paano, kung uubra ba yung bilis niya, bilis ng ikot, tsaka kung talaga matatanggal niya yung mga gasgas na sasakyan natin at mapapakinis syempre. So sige, na-adjust ba yung bilis na ito? Ito idol, yung ating barena eh, itong gamit ko ngayon, hindi to ano eh, adjustable speed o variable speed. Fix lang. So ano ba RPM nito? Burado na rin. So siguro, basta yun. Papakita na lang natin. Meron lang to reverse eh, tsaka forward. Pero yun, sige. Subukan natin kung paano siya gagana. So ito, testingin natin. So ayan, nakasaksak na. Testingin natin. Idol, pakita mo kung paano yung ikot niya. Yung tanong ko kasi kanina, kung may adjustan siya ng bilis. So kahit naman pala walang adjustan, kasi makokontrol mo naman, depende sa tingin. Sa pindot. Eh. Oo, ayan. Tama. Oo. Ayan, tapos pwede siyang lumakas kung didiin na mo. Ayun. Pwede mo rin siya i-adjust. Depende sa daily mo. Oo. So, kahit pa paano, makokontrol mo. Actually, yung mga barena na naman talaga, ang adjustment nandito eh, no? So, nagkataon lang wala yung gamit natin. Medyo maliit din naman kasi. So, yun. Sige, subukan natin dito sa sasakyan niya. Ito, pakita natin. Siguro ito munang guhit na to. Idol, sa muna, dali ba to? Wala eh. Disgrasya kasi. Hindi may iwasan sa kalsada. Sige, subukan natin. Ano muna? Itong glaze. Oh! Nga pala, idol, ha? Bago ang lahat, syempre, dapat linisin muna natin yung mga sasakyan natin. Dapat walang mga alikabok. Dapat malinis na siya bago natin tirayin ng mga bapping machine, syempre. Kasi makakagasgas din yung mga alikabok na yun. So, ito. Yan, nilinis na kanina. At, hop, punin natin to. So, ito. Microfiber cloth. So, punas-punas muna. So, yan. And then, applyan natin nung itong glaze. Nasaan na? Itong glaze, ito mas gusto kong gamitin talaga ito eh, itong glaze eh. Dahil ito, yan niya oh, para siyang gatas, na kerosene. Para gay ko, mas ano ito eh. Gano'ng karami ba? Hindi gano'ng kating. Konti lang eh, katutusin, ganyan lang eh. Oh. O yan oh. Basta mabasa lang. Oo. Actually, pwede mong buhusan na mismo eh. Dito? Oo. So, ako ah. Binubuhusan ko yan eh. Uy, may dumi pa. Hop. Yan, tanggal mo yung dumi. Medyo na ano. Ayan, sige, idol, testing. Pwede yan. Sige, testing. Ano, bibilisan ko na. Oo, oh, kahit, try mo. Kung kumbaga, beginner's luck. Uy, tumatalsik. Ganun, oh. So, medyo hindi yata pwede yun. Dahan-dahan lang muna. Kumbaga, i-apply mo kaya muna. Punasan mo. Yan. Punas mo. Yan. Medyo na parami yung lagay natin. Pero okay lang, matutuyo rin yan. Kasi, parang ano nga lang siya eh. Yan. Actually, yung glaze na yan, nasubukan ko yan sa mga asfalto. Effective yan. Tsaka sa mga rain marks na te-testing ko, okay din eh. So, yan. Oh. Pwede rin, idol, medyo lagyan mo ng angle yan eh. Yung bang parang paganto ba? Paturok? Yan. Oh, kasi yan oh. Mapapansin mo medyo, dahil nga, rubber siya. Yan, parang ginaganyan mo siya. Pwede naman yun. Pwede rin yung paplat. Kaso, syempre, yan. So, depende na lang sa gamit ninyo. Hindi naman ganun ka-professional gumamit na itong mga bapping machine na to. Pero at least mapakita namin sa inyo yung murang version ng bapping machine. So, isipin nyo sa halagang 500. Kung may barena kayo, may bapping machine na kayo, pang-personal, matibay pa. Kasi dapat matibay yung barena ninyo. So, yan, no? Idol, parang professional na professional dating mo dyan, ha? Tiradang arawan. Basta dahan-dahan lang. Baka maubos yan.
Yan. O siguro sandali lang, testingin natin kung ano nangyari. Meron pa ba? O siguro, subukan natin ha. Subukan natin. Nang yan pala, medyo buwasan natin kasi binuhos natin. Naparami. So ito, actually pwede mo naman manuhin ng onti eh. Yan o. Yan. Meron akong picture, pinicturean ko yan kanina. Malalim yan, malalim. Pero syempre, sandali lang natin ginawa. Pero malalim yung guhit na yan. Ngayon medyo bawas na. Idol, paki-close up mo nga. Subukan natin. Ano, di ba? Yan o. Hindi ko lang masyado. Ito pala. Uy, yan o. Ito yung malalim. Kaso ito kasi may konting lubog na eh. May konting lubog. Pero ito, yan o. Pakita natin. Bagay meron pa naman doon sa likod. Yan, mas maraming gasgas yun. Ito kasi medyo inabot na yung mismong pintura, hindi lang sa top coat. Pero, sige, subukan natin bawasan. Ito, hanggang dito. Bawasan lang natin. Okay. Sige, tuloy. Yun. Try natin punasan. Ayan, no? Siyempre, alam nyo, maganda talaga kung meron tayong isang ganun na applicator. Tapos yung isa pang finish, no? Mas maganda eh. Kasi, iyan, no? Nabawasan siya, oh. Kumbaga, makinis din ang kinalabasan eh. Hindi na siya visible. Nakikita mo lang siya kasi kurbada nga dahil may lubog. May lubog. Pero ito, katulad niyan, kanina yung glaze lang ginamit natin. Ito ngayon, nagyan natin ng wax para protection daw. Hindi kami ganun kay expert ha. Hindi tayo professional pero pinapakita lang natin. Yan. Idol, yung mga wax ba may iba-ibang klase ng wax o isa lang? Actually, hindi ako ganun ka-expert talaga eh. Pero ito, yan, no, katulad yan. Anong gamit? May mga Carnauba wax daw yan. Ito, Carnauba wax. So, microtex to eh. Sabi nila, yan, no, long-lasting common finish protection. Common lang din pwede. Oo, common na wax. Basta, yan, kasi syempre, ito nga daw, may mga protection. Parang, kumbaga, parang sa, syempre, mas malulupit yung mga ceramic coating. Pero, ito, para may coating siyang natitira, naiiwan dyan. So, ayan, idol, sige, pasadahan natin, testing. Eh, mas kikintab na yan kasi ginamitan na ng kamay. Ay, kumita. Oo. Kala ko, Barbie. may konting pitik yung dalire, ha? Oo, yan, ganun talaga. Kasama yun. Ligado, ha? Oo. Pero maganda sana, mapapakita natin isang buo eh, no? Pero siguro yan muna, focus muna tayo sa mga gasgas. Yan, idol. Yan. Talagang sipin mo sa halagang yan. Susingilin mo yung nakabunggo sa'yo. Yan, nasa pundibo, no? Oo. Ayan, no? Idol, ako ha, wala na ako masyado nakikita kung hindi ko tititigan. Wala na. Talagang nawala yung guhit. Works like a magic, kumbaga. Wow. Ayan. O, diba? Ano pa kung tsatsagawin mo yung buong pintuan na yan? Oh, diba? Pinakita sa camera. Sa mata, medyo kapag ka tinitigan mo. Pero syempre. Pero ano na siya, parang hairline na lang. Hairline na lang, oo. Oh. Yung puti niya na markings. Ngayon, parang ano na lang, mas malalim pa nga yung parang scratch ng kuko. Oo. Ngayon, hindi mo na siya makikita ng ano. Ayun, hindi na siya visible. Hindi mo nga makapa. Pero mas madali, di ba? Mas madali. Mas madali. Wala nga. Lalo na kung titirahan mo yung buong to. Mas madali yan, mabilis lang. So yun, mga idol, siguro, ano yung muna namin, susubukan muna naming tirahin yung buong pinto, tsaka tong pinton to, tapos ipapakita namin sa inyo yung resulta. Tapos meron pa isang gasgas doon, medyo mas malalalim. Subukan din natin maya-maya. Yan. So okay, idol, ito. Tinamaan din ng motor ba? Ano ba nakadali dito? Ito eh, bali motor din. Sinalpok niya ako dito, umislide siya ngayon. Itong mga part na to, hindi ko alam kung mismong bakal ng body ng motor. Tapos oo. Ito, tingin ko mga side mirror. Mga guwit-guwit. Meron tayong picture niya, papakita natin. Pakita nga lang natin so, kung ano, makikita. Ayan, oh. Yan yung mga gasgas niya. Oh. Yan, just to.
Actually, nadamay pa nga ito ng onti, no? Para sa akin, pare, ito, mas maganda ito. Huwag mong titirahin ng machine, eh. Kamay lang, kasi ito, may coating din ito, eh. Kapag kaya naubos ng machine, nag-iiba kulay, eh. And then, alam ko, pare, dito may lubog ito, eh, no? Oh, may lubog dati yan. Ang oh. Ginawa lang namin dyan. Yung, ininitan. Ay, yung, ano, ng, water ano, therapy. Oh, ininitan namin ang tubig. Tapos, tinula ko dito sa likod. Ah, abot dito. Oh, maano naman to eh. Dakot niya naman dito. Oh. Pag tula kong ganun, pumantay naman na siya. Oh, pumantay na, no? Okay, sige. Yan, oh. Mga gasgas. Tignan natin. Sige, subukan natin kung matatanggal. Okay. Yan. Alam mo, bilib ako dito eh. Sa glaze na to. Talagang... Kumbaga eh, iba nga, WD-40 lang natatanggal eh, no? WD-40? Oo, tanggal yun. Ito. Ano yun, di ba? Parang langis? Oo, ito naman, kerosene. Ang dati nga, naewan ko kung purong kerosene lang to, ano, na may parang chemical nga na parang rubbing compound. Okay liquid. Na? Oo, yan. Sige, idol. Testing. Ano, no? Okay din sa kurbada eh, no? Yun, eh. At medyo siguro itat mo na konti. Yan. Medyo nawawala na epekto eh. Yan, sige. Sige, pangan natin tayo dal. Yun, sige. Medyo malalim yata ito, idol, ah. No? Okay. Wala ano? Wala idol, na. Wala na, no? Oo. Okay. Yan, bali, nag-wax ka na dyan. Oo, nag-wax na. Ipang oo. Final na. Ano. Yan. Yan, no? Oh, nawala. Mas na-lesson. Oo. Kumbaga kasi, katulad niya itong part na to, talaga namang sa kuko. Malaman mo eh, no? Mm. Na malalim. Tsaka tong part na to. Ano na kasi yun eh. Malalim. Kung ba, tinamaan na talaga yung lalim ng plastic. Oo. Kung baga, inaabot na talaga yung pintura, hindi lang top coat. So, yan. Yan, oh. O, oh, di ba? Walan. Makinis okay. Din, di ba? Oh. Ayos, ayos. Saka yung dito, kanina, kitang-kita mo yung dito, tsaka yung lining ng ganun, oh. Oh, lalo na kung mape-perfect no? Natin, no? Ano yung mo siya, so, yan. Kapag ang mga ganyan nga pala, idol, medyo iwas tayo dyan, no? Sa mga kurbadan to. Ah, ito? Oo, dahan-dahan lang. Kasi talagang yan yung mas mabilis maubos, eh. Dahil, syempre, nakaplat ng ganyan to, eh. Oo. Tapos siya, lagi siyang tinatamaan. Mas okay. Habang pinipressure mo to, eh, mas madiin ang pressure sa mga kurbadan to, eh. Mas madali siyang maubos. Ayun. Compare dun sa... Ayos. Di ba? Ayos. So, di ba, le? Galing. At least napakita lang natin kung paano ginagamit to. Yan, oh. Ganyan siya kapag ano. Ako, ginagawa ko dito. Kapag kayan, ganyan na. Yung masyado na makapal tong mga wax na kumapit. Eh, nilulublob ko siya sa tubig. Yung inuhugasan ko. Tapos, ispinin nyo lang. Kumbaga, pa-ispinin nyo lang. Matutuyo yan. Then, pwede nyo uling gamitin. Mabilis naman matuyo to eh. Kapag tinira mo uli eh. Dahil nga magtatalsikan yung tubig. Yan. Oh, mabilis. Ano mo lang, hugas mo lang ng tubig. Pero pag, anibawa, aksidente, hindi mo na nakakalimutan mo, natuyuan siya. Kaya pa ng tubig. Kaya pa. Sa experience ko, ha, kaya pa. Actually, ito, ang tagal. Tumatagal yung servisyo nito, matagal.
siguro mga makakailang bap ka rin ng buong sasakyan mo. Kung tatlo sasakyan mo, makakailan yun bago ito maubos. Hindi naman siya agad-agad naubos eh. So yun, mga idol, konting tip lang. Kumbaga, kung gusto niyo nga magkaroon ng bapping machine, hindi natin kailangan gumastos ng mahal. So kung may barena nga kayo, pwede na to. At ito, nabibili nga sa mga hardware dyan. Sa mga, katulad nga ng mga Ace Hardware, Wilcon Depot. Yan, marami nito. Basta, rubber backing pad. Ang tawag dito, rubber backing pad. Then, polishing bonnet. Yun lang ang kailangan nyo bilhin. So, set na yun. Then, kailangan nyo lang ng barena. Meron na kayong bapping machine na pansarili. So, yun. Yun lang muna mga idol. Kumbaga, ito lang muna yung mga isi-share ko sa inyo. So, kung gusto nyo gamitin, paalala lang, hindi kami ganun ka-professional gumamit nito. Pero at least, nabigyan ko kayo ng idea. Explore nyo na lang kung ano yung mga kailangan nyong gamitin na chemical. At dahan-dahan lang syempre. Kapag ka hindi masyadong expert, baka maubos naman yung mga pintero nyo. So, yun lang muna. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. At ilike po ang video natin. And please, kung meron kayong mga comment, sabihin nyo lang. So, yun lang muna. Maraming salamat mga idol. Thank you po.